asin, dagat, calamansi, at saka premoxil at betrasin. Panoorin mo, huwag na huwag kang mag-skip hanggang matapos. Isang magandang araw mga kabalbas. So, ito pag-usapan natin yung tungkol sa kuraisa. So, ito madalas na problema natin sa ating mga manok, sa ating mga bakuran. So bago natin simulan yan, medyo matagal hindi ako nakapag-upload ng video kasi medyo may na-busy tayo, mayroon tayong ginagawa. So, 6 na araw, hindi nakapag-upload. So, uwi kasi ako ng Zamboanga del Norte, kaya ito, galing ako ng swab test. Kadarating ko lang, ito, gumawa ako ng video para yung mga nag-aabang natin na mga solid followers, solid subscriber, babibigyan natin sila ng bagong update. So meron ako mga sariling diskarte tungkol sa kuraisa. Ito kasi requesto ng ating mga solid subscriber. So hindi natin bibiguin yan, pagbibigyan natin. Although meron naman talaga akong konting kaalaman sa paano gamutin ang kuraisa. So hindi ko ito sinasabi na susundin natin, susundin nyo. Ito sariling diskarte ko lang. Base lang rin ito sa aking karanasan. So sa, kung sa palagay nyo hindi sapat ang diskarte ko na to, huwag nyo lang subukan. Kung meron naman kayong dating ginagawa sa tingin nyo naman talaga at maayos yan, may magandang resulta, yan na huwag nyo lang baguhin. Ang akin lang dito is malay nyo sa mga baguhan na may problema sa kuraisa na wala silang alam kung paano gamutin, baka naman ito nakakatulong. So, ito una. So, ang kuraisa talaga, minsan, nakakabulag ng manok yan. Nakakabulag ng manok. Madalas tinatamaan dito ng mga bata na manok pa. Edad na 2 months hanggang 4 months, madalas tinatamaan dito ng kuraisa. So, ang problema kasi dyan, kaya nagkaroon ng kuraisa, yung mga manok na walang mga vitamins nung sisiyo pa. Dapat nagbe-vitamins kayo. Kasi dati kasi ako, nagba-vitamins talaga ako ng mga manok simula sisiyo. So, gumagamit ako ng mga Betrasin Gold, ganun. Tapos, gumagamit ako ng mga Bitmin Pro. Gumagamit ako ng yung Betrasin na Tigitrace. Pwede na yun. Meron kasi 5 piso tingi na Betrasin. Pwede na yan. At least, paano meron kayo ibinibigay. So, mga antibacterial, panlaban din yan sa mga sakit-sakit ng mga manok. So, yan. Tapos, kung naging problema talagang kuraisa, kung tinamaan ng kuraisa yung manok mo, so, ito, meron ako mga diskarte na napakasimple lang. So, iwan ko kung maniwala kayo dito. Ito, naranasan ko lang. Sinubukan ko kasi, mahilig kasi ako sa diskarte na nakakatipid. So, doon tayo sa nakakatipid tayo. Lalo-lalo na kung kulang tayo sa budget, alanganin yung mga budget natin. So, doon tayo sa tipid. So, una-una kung alam nyo yung asin. Kuha kayo ng 2 kutsarang asin. Ilagay nyo sa baso. Tapos tubigan mo. Yung baso na kinakapihan mo, ganyan kalaki. Diba? 2 kutsara. Ilagay mo dyan. Napaka-alat nun. So, punoy mo yung tubig yun. Ketikman mo, maalat talaga. So, yun. Ilinis mo sa mata yun. Kuha ka ng iringgilya. Tanggalin mo yung karayom ng iringgilya, ha. I-spray mo dun sa mata niya. Kung maaari ka, kung meron ka ng alcohol, okay, yung mga perfume na pwedeng ini-spray, ilagay mo dun yung tubig. Haluin mo siya, di ba? Pagkatapos, lagay mo dun. I-spray mo sa mata. Hugasan mo yung mata nun. Hugasan mo. Isama mo na yung mga ulo, yung mga paligid ng mata para matanggal yung mga bakterya dyan. Pero bago mo gawin yun, kailangan liguin muna yung manok. Pagkaligo yung manok, pag medyo tuyo na, yun, isprayan mo. So, yun yung unang diskarte. So, napakasimple lang yan. So, daming asin sa bahay nyo. Yan gawin mo, subukan mo muna. So, wala naman mawawala. Pag subukan, di naman nakakamatay ng manok eh. Mas matakot ka, nakakabulag yan. Okay?
Pangalawa, ang gamot sa kuraisa. Mga diskarte lang natin to. Kung tabing dagat ka, kumuha kang tubig dagat. Yan, i-spray mo sa mata ng manok mo. Tubig dagat. Pwede yan. Mas maalat yan. Diba? I-spray mo lang din. I-spray mo sa mata. Okay? So, tapos, ano yung cotton buds? Basta, kung hindi talaga natanggal yung mga muta-muta, gumamit ka ng cotton buds. Basain mo nung tubig dagat, okay, nung may asin. Pagka in-spray mo sa mata, tanggalin mo yung mga muta-muta dyan. Okay? Pangatlo. So, tapos ka na sa mga maalat na yan. So, dun tayo sa pangatlo. Yung kalamansi, gamay nga buongon, limonsito. Bisaya. So, yan. Yung kalamansi, medyo nakakatulong rin yan. So, ngayon, pangatlo itong discarte ha, pwede kang gumamit ng kalamansi. Bili kang 5 pirasong kalamansi. Maliliit lang yung kalamansi. Tapos hiwain mo, pisain mo, ilagay mo dun sa, ano ba yung mga lagyan, mga mangkok na maliit, okay, sa baso. Dun mo pigain, lagay mo ng, isala mo muna, isala ka dyan. Dun mo pigain, para hindi masama yung mga balat, yung mga buto-buto. So, yung katas nun, ilagay mo sa syringe. Tapos, painom mo sa manok. Mas mainam kung bago magpakain, gawin mo yun. Umaga, hapon. Bago magpakain. Siguro mga 3 oras bago magpakain. So, kahit 2 oras, pwede na rin yun. Isang syringe, 1 ml nun, punuin mo yun. So, pwede mong gawin yun. So, yun yung pang-apat. Ito, mga diskarte ko lang ito ha. Putik yan, mag-bad trip na naman itong mga nanood sa akin dito. So, ito. Naranasan ko na yan. So, saan ko ba ginagawa yan, mga manok na yan? Dati kasi sa, eh ako natutunan yan. Nung doon kasi ako nakatira sa Sambuanga dati, eh hindi ako sanay dati dun sa mga gamot-gamot na yan. So, mahilig kami dun sa mga ganyang pamamaraan. Eh, siyempre, mga Tagalog yung manok dati. Halos bisayaon lang. Siyempre, nagkakasakit yun. So, dinidiskartehan ko. So, yun. So, pang-apat. Yung 1, 2, 3 na nabanggit ko, yung asin, tubig dagat, at saka kalamansi. Yung pang-apat, ito ay pang-araw-araw mong gamitin. Pagka yung manok mo may kuraisa, araw-araw ipainom mo to dun sa manok mo hanggang sa gumaling. Gumamit ka ng Premoxil powder. Premoxil powder ang gamitin mo, ipainom mo sa manok mo. Antibacterial yan. Kung walang Premoxil powder dyan, gumamit ka ng probiotics na Betracin Gold, tig 24 ang isa niyan. Okay? Kasi ang Betracin Gold dati, tig 23 lang yan. Wala pa siyang probiotics. Ngayon, meron na yung probiotics, ang Betracin Gold. Hindi ako nagpo-promote ng mga Betracin Premoxil na yan. Wala akong pakialam sa kanila. Hindi ako binabayaran dyan. Sinasabi ko lang to. Okay? So, sana nakuha nyo ang aking mga simpleng diskarte. Okay? So, ito. Idadagdag ko lang. Ito ay sariling diskarte ko lang. Hindi ako nagmamagaling. Okay? Magko-comment na naman dyan yung mga basher ko dyan. Hindi ako nawala ng basher eh. Siguro mga 10 ends ng basher ko dito sa channel ko na to. Walang pakialam sa inyo. Kung hindi mo kaya, kung hindi mo nagustuhan yung mga videos ko, huwag panoorin. Para hindi ka nababad trip sa akin. Sa akin lang dito is gumawa lang ako ng video na to. Para sa mga baguhan o sa mga dati nating mga kasamahan, mga nagsasabong na minsan ay nalilito, naghahanap ng mga dagdag diskarte. Although alam natin na mas marami pang mas magaling sa akin, mas nauna nagsabong sa akin, nauna nagmamanok, pero meron tayong kanya-kanyang pamamaraan. Ito, binabahagi ko lang din. Kahit papano, baka nakatulong pa ako. Yun lang mga kabalbas, maraming salamat sa pag-suporta nyo sa akin. So sa mga baguhan sa channel ko, hindi pa kayo nakapag-subscribe, pagka-subscribe na po dyan, pakipindot lang yung kulay pula dyan na subscribe para lahat ng videos ko na i-upload ko, updated kayo. So, yun lang mga kabalbas. So, maraming salamat. Sa next vlog ko, siguro mga next week, nandun ako sa Sambuanga del Norte. So, ang lugar ko is Tampilisan, Sambuanga del Norte. Dyan ako pupunta. Magbabakasyon muna ako. So, dito sa Bulacan, yung mga manukan ko dito na konti. May konting manok lang ako dito na natitira. So, yung tatay ko na mag-alaga.
red ko, bayaw ko, sisira na lang. So, babalik din ako dito sa Bulacan. So, ibablog ko yan. Pag doon ako, nagbablog din ako. So, meron akong mga kinakausap na isip, magkakaroon ako ng manok doon. Siguro mga 10. So, hindi ako magkapag-uwi ng manok. Hindi, gusto ko sana magdala ng 4 na manok. So, hindi ako magkapagdala. So, yan. Doon lang ako didiskarte ng mga manok. Hanap lang ako doon. Kahit mga Bisaya, at least manok. Yan, maraming salamat mga kabalbas sa walang sawang pagsuporta sa channel ko. Maraming salamat and God bless sa ating lahat.